Bago ang lahat, shoutout muna sa mga subscribers. Roel C. Lahara, Stefania Serangelo, DJ Mattia, Solo Musica Seria, Adoblog, Len Yip, Minister Derives, Ricardo Saportino, Soul and Soul, Mara Caterina, Pablo, Alicia Alvarez, UM Tipo Quesen Crevu, Noso Canal, Enas, at Aaron Matias. Si Abraham Lincoln ay ang 16th na presidente ng Amerika at nanirbihang pangulo hanggang matapos ang Civil War. Hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang paninilbiyan sa bayan sapagkat siya ay pinaslang ni John Wilkes Booth, isang Confederate sympathizer. Kahit na matagal na siyang pumanaw, maraming tao nakaranas ng kanyang pagpaparamdam. Maraming nga sa kanila ay nakita siya ng harap-harapan. Isa sa mga nakakita sa kaluluwa ng dating presidente ay ang mismong reyna ng Netherlands na si Queen Wilhelmina na naganap noong 1942 habang siya ay nasa loob ng White House. Ang kwento ng reyna, habang siya ay nasa isang kwarto upang magpahinga, may narinig siyang pagyabag sa labas. Nung may kumatok, binuksan niya ang pinto at nakita niya harap-harapan ang kaluluwa mismo ni Abraham Lincoln. Suot pa rin ni Lincoln ang kanyang suit at ang kanyang sombrero. Dahil sa gulat ay bigla na lang siyang hinimatay. Kinabukasan, nakwento niya sa mga Roosevelt ang kanyang karanasan. Naaawa sila sa reyna, ngunit hindi na sila nagulat sa nangyari. Matagal na nilang batid ang pagpaparamdam ng kaluluwa ni Lincoln. Ang mga kwentong tampok natin ngayon ay base po sa mga interviews ng mga nakaranas ng pagpaparamdam ni Lincoln. Ngunit karamihan po sa kanila ay namayapa na, katulad po ni Grace Coolidge at Jeremiah Smith. Hindi ko na po itinago ang tunay nilang pangalan dahil common knowledge na po sa publiko ang kanilang mga karanasan. Simulan na natin ang mga kwento. Ako si Jeremiah Smith, pero mas kilala ako bilang Jerry. Sa akong African-American, na nagtrabaho ako bilang cook, doorman, dustman at butler sa White House. Ako yung madalas sa may hawak na feather duster. Nagsimula ako magtrabaho sa palasyo noong panahon pa ni Ulysses Grant noong 1870s. Sa mahigit 3 dekada ko ng pagtatrabaho dito, sari-saring kaluluwa na ang nakita ko. Kasama na ang kay Lincoln. Isang araw, nagtatanggal ako ng alikabok sa mga bintana at fixtures sa may hallway ng White House. Dapit hapon ng mga oras na yon. Napansin kong may isang figura na nakatayo at nakatingin sa bintana. Nakilala ko ang figura at yun ay si Abraham Lincoln. Lumapit ako at tumingin naman sa akin ang figura. Meron siyang sinasabi ngunit wala akong naintindihan. Kalaunan, nawala na lang ang figura ng parang bula. Sanay na ako nakakita ng mga espiritu sa loob ng White House at hindi lang si Ginoong Lincoln ang aking nakita. Nakita ko na din ang mga espiritu ng iba pang mga dating presidente katulad ni Grant at McKinley. Hindi ako matatakotin sa mga multo-multo at wala akong pakailam sa kung anumang naisin nilang gawin sa palasyo. Huwag lang nilang iistorbuhin ang aking trabaho at magkakasundo kami ng mga kaluluwang iyan. Pero nagsimula ng mga renovation sa White House noong 1903, nabawasan na rin ang pagpaparamdam nila. Siguro ayaw nila na may nababago sa kanilang tinutuluyan. Ako si Grace Coolidge, ang kabiyak ng dating presidente na si Calvin Coolidge. Katulad ng mga dating residente ng White House, hindi rin ako nakaligtas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi sa White House, pumunta ako sa Yellow Oval Room na nagsisilbi ding opisina ng palasyo. Pagpasok ko ng kwarto, may nakita kong transparent na figure na nakatingin sa bintana. Parang nakatingin nga siya sa Potomac River. Nakilala ko ang figura. Walang iba kundi ang dating presidente na si Lincoln.
Ako ay si Prime Minister Winston Churchill at isa sa mga naging bisita sa White House. Naranasan kong makita ng harapan si Lincoln nung ako'y bumisita sa palasyo. Pumunta ako doon upang pag-usapan namin ni President Roosevelt ang tungkol sa nangyayaring digmaan. Nung matapos ang ilang araw naming pagkikipag-meeting, naisipan ko mag-relax sa aking kwarto at magbabad sa aking mainit na paliguan. Umalis ako sa aking paliguan na ang dala ko lamang ay ang aking tabako. Wala akong suot na kahit anong saplot dahil wala namang ibang tao sa loob ng kwarto kundi ako lamang. Yun nga lang ang akala ko. Habang ako'y naglalakad papunta sa fireplace, may nakita akong figure na halos nakadikit na sa mantelpiece ng fireplace. Napagtanto ko ang transparent na figura na yon ay si Abraham Lincoln. Nagulat ako sa aking nakita. Hindi naman ako pinansin ng spirito dahil parang may malalim siyang iniisip. Duda ko inaalala niya yung nangyayaring digmaan. Kahit medyo shock ako, nagawa ko pa rin bumati sa kagalang-galang na dating pangulo. Ang sabi ko sa kanya, "Magandang gabi, mahal na pangulo. Nagkita tayo sa maling pagkakataon." Napangiti lang si Lincoln sa kanyang sarili at bigla na lang siyang naglaho ng parang bula. Di lang pagkagulat ang aking naramdaman. Medyo nakaramdam din ako ng hiya dahil nagkita pa talaga kami ng dating pangulo kung kailan wala akong saplot sa katawan. Nagdesisyon na rin akong matulog sa ibang kwarto dun sa may hall dahil hindi ko gusto ang ideya na may nakatingin sa akin na ibang nilalang habang ako ay natutulog.